1 Peter 1. Ginalipay niya nga itong pananampalataya. Hindi lamang ang fellowship na ito. Aroon nga magiging closer ka sa Ginoo. Pati ang atong pagtuo. Idea ginalipay. 1 Peter 1 verse number 7. Follow me now. Let the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found. Ang kaya na natin patungo, though it be tried with fire, muagin kita sa kayo, sama sa gold na imo'y paagi sa kayo para na mugawas ang purity ni nani, ang atong patungo, tried with sa Ginoo, though, sabi niya, if we try to buy, anong maging resulta nga na, might be found unto grace and honor and glory of the appearing of Jesus Christ. Amen. Hindi na din. Kaya nga walang shortcut ang Kristyanismo. At ang Kristyanismo, dilintanan puro pasitibo ang kinahoy, dilintanan puro halakha, dilintanan kasiyahan ng mga tayo na well-being at tried by God na ata sa low deep sa atong kinabuhin ang stage ng ating pamuhan yung saan walang-wala right ka and God will allow that so we will learn to put up on God and say Lord help me. Amen. Amen. Why? Because He reminds our faith and the more na umami ang goal o ang mga material sa usang kakaya the more siya umami the more na makita mo ang purity and gold nila. The same sa atong mga tinabon ng mga isuot ko. Kaya nga sige nyo nga refine ka na ito. Maybe ang atong na pagtuo ka ron, nakapalang sa 10 carats. So God will refine us more and more. Daily, refine ka more and more para maging 12 carats tayo. And then later on, He will send some trials and testings para mabati na atong pagtuo and then magiging 14 carats tayo and then magiging 16 carats tayo. It has been said that the pure gold is 24 carats. So bilang na nakakarats ka nun, nakami na siya yung pansi pa yan yun. Pansi. So, God is going to refine our faith. And then last but not the least, under point number one, God defines our future. Amen. Amen. Isaiah 48 and verse number 1. Isaiah 48 and verse number 10. Not verse number 1. Verse number 10. Verse number 10. Behold, I have defined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. So ipaagi ka niya sa furnace, sa ayos, sa tugon ng affliction. For my own sake, even for my own sake, will I do it? For how should my name be polluted? And I will not give my glory unto another. Amen. So ang future na ito, dahan-dahan ang i-refine ng Panginoon. And that's why every day, matakatlaw, daghan ang atong ma-experiensyahan ng mga problema, daghan ang atong maapyan ng mga testing sa buhay. It's because part na sa refining ng Panginoon sa ating buhay. Dapat di ka magreklamo, in fact, pupusin ang dapat na tradisyon instead of complaining while His trials came. Why the struggle came, dapat ko po say, thank you Lord for this trial. Thank you Lord! At testing sa ating Panginoon, kahit may maluka na isa na sa pag-refine sa iyong ginawa. In 1 Corinthians chapter number 2. Sorry, 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians 4. What a wonderful illustration Paul has written in this chapter.
Ang sabi niya nila, therefore, seeing we have this ministry as we have received mercy, we faint not. Amen. For by having renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Verse number 8. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. All despairing about in the body, the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So ibig sabihin dito, maraming isa lang tayo ng Panginoon, hindi para to break us, hindi para to destroy us, but to build us and to mold us. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. What's the very main call of God doing this? And sabi niya sa verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, ang mga light affliction natin, mga light distance lang pala ito, mga ginagbay lang pala mapagsulay ito sa ating kinaway. Our light affliction, which but for a moment, thank God, temporary yung mga pagsulay. Thank God, tumalaway lang ang kinay. It will not be forever. It will pass away. Maybe 2 days, 3 days, maybe a week, or maybe a month, but it is just for a moment. And then you know, worth it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Amen. At itong palalingana, mag-endure kita pag napaagi ka sa itawag na ito ng mga pagsulayan. Verse number 16, balik na, for this or for which cause we think not, watch now, though our outward man perish, this body, outward man, yet the inward man is what? Renewed. Renewed day by day. Amen. Ginabak ko sa Ginoo ang sulod, maaaring nagatiguan niya siya, maaaring nagkaming mga infirmities, maaaring mga kamilahong sakit, but the inward man is renewed day by day. That's how God defines us, and praise the Lord for the wonder of God's amazing grace. Number 2, punta tayo sa Malakay. Tatlo lang ang ipangako ko, so tignan natin ang tatlong wonders of God's amazing grace. God is a God whom we serve. Amen. That defines us. But number 2, sa Malakay chapter 3 and verse number 2 again, what's the last phrase? But coming about the day of his coming, who shall stand with the apparel? For he is like a final spy. So we're discussing that one now. Point number 1, God defines his people. And then the next phrase is, and like fuller's soul. Gumamit ang Panginoon twice sa Bible ng word na soul. Hindi ko siya guard na. There is a man in safeguard. Mayroon ba kayong 1 week to do it? Ina-encourage ko sila para at least madugan namin title ninyo. Number 2, God restores. Amen. Not only God defines, but God restores. Pag ikaw ay naglalaba, nire-restore mo balik ang tila sa dati niyang kalagayan, sa dati niyang kondisyon. Pag naglaba ka, daghan ng mga mansa, for example, daghan ng dumi, mostly sa kwenyo, sa kamay, sa pana. So, imuna, kusuton, imuan mo ka na ng paagi para ma-restore siya sa iyang original na
kondisyon at mauni ang Ginoo. Wa ba mo kay bato nga matang adlaw na uhugawan kita, matang siganda ng mga tuwi, maraming mga tinatawag natin birds ng pagalang kaaway, maraming kang mga infirmities na masugata sama sa usa ka damit na pagsinunod mo, after which mga a day paghubo mo sa gabi, daghana na ang mga hugaw ni ani, maupod na kita mga itsuhod ko at walang usaka natin ini na on this limb. That's why we have to take the path and use the soul to restore our community. Amen. That's the wonder of God's amazing grace. Hindi niya lang tapinanfay para we will be like Jesus Christ, but He restores us into the original state. Amen. He cleanses us. Kinalimbiuhan niya ta, kinalabhan niya ta. Paano ginagamit ng Panginoon paglabakan nato? Through the church, through the preaching. Minsan pag nagdigpo ta, as if kinakumo ta, as if kinapersonal ta sa pastor, ang purpose niya na, na kinalabhan ka pinagi sa minsay, is to restore you back. Amen. Naibaday ka sa dati mong limpyo, sa dati mong pinagkakling na original state mo. At napakaganda ang Diyos, kina-restore niya at bukabutang. God restores our lack. Pag may mga pagkukulang ka, ha? May mga bagay na nagkulang sa ato, may mga bagay na mayunatok na, tawag niya ni, we are less compared to others, naghandag mga pangangilangan, yet God restores the blackness in our life. May mga kulang sa ato, may mga bagay na mga dita nato may pamanasa ng ipadong kay kulang ka rin. But let me tell you, God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Ang problema lang ay nangunguna ka sa Panginoon pag nangunahan ang galing ikawat mo. Manguna ka, inadest lang pala ka sa Ginoo para kung anta na kung kabalot ang uluhod, then God will pour out the blessing. Pero instead of kneeling down, anak, add ko ka nini, at isa matintal pa ka sa mga di mao para lang magtambo ang aking mga pagkukulang, ang mga need na ito, mga isugod ko. God is a God of provision at walang sino man ka na ito na makapangkat sa pagkukulang sa Ginoo sa langit. Naagalan ng panalangin ito. Just name it and God will answer your prayer. Amen. Acts 4, na binasa ng early church, the first century church in Jerusalem, ang mga kapulangan sa ilang mga kinabuhi. So, gi-practice ng mga Christians during that time na maligya sila at mga yuta, properties, para kato may pagkinahanglan na tago. So nagtinabangay sila. Inana dapat ang trabaho nato mga isuon ko kung sino ka nang nangailangan, sino ang dapat tabangan. Hindi lang naas atong attitude na gusto lang nato kita na gusto mag-enjoy, be mine, ha? Imbis ka tumabang, sabi ko nga, ang pinaka-greatest na virtue na dapat natin practice sa atong kinabuhi, kanyang mentalidad na maging generous ka, mapagbigay ka, giver ka, generous ka, lumutapan sa mga dilit na kitalang kanunay ang mo, enjoy mo dapat ng panalangin. Let's bless others by giving. Amen. And the multitude of them that believed were of one body and of one soul. One heart, one soul. Neither said any of them that owned of the things which he possessed was his own, but he had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Paano na
God sa inyong ang kanyang great grace in me. Verse 24, neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the branches.